Magandang araw mga bata! Ang ating aralin ngayon sa EPP5 ay paraan ng pamamalantya. Sa aralin natin ngayon ay matututunan nyo ang wastong paraan ng pamamalantya. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang una, natatalakay ang mga wastong paraan sa pamamalantya ng kasuotan. Ikalawa, naisasagawa ang wastong paraan sa pamamalantya sa kasuotan. Ikatlo, nakadarama ng kasiyahan sa natapos na pamamalantya ng sariling kasuotan. Nakakita ka na ba ng taong lukot-lukot ang damit o kasuotan? Hindi ba't parang lumang tignan ang mga ito? Gusot-gusot ang mga damit na bagong laba. Ang mga damit ay kailangang plansyahin upang maging maayos tingnan at maibalik sa dating anyo. Ang taong maayos manamit ay kagalang-galang at kaaya-ayang tingnan at nagbibigay ng tiwala sa sarili saan man o kanino man makikisalamuha. Ang kagandahan ng damit ay nakasalalay kung paano ito pinaplantsa upang maibalik ang dating hugis ng kasuotan. Narito ang mga kagamitan sa pamamalantya. Una, ironing board o pakabayo. Ikalawa, plancha. Ikatlo, mga hanger. Ikaapat, mga damit na paplantsahin. Ikalima, sprayer o basang trapo. Narito ang paraan ng pamamalantya. Una, ibukod ang maliliit at maninipis na mga damit. Maaari itong unahin o ihuli sa pamamalantya sa kaunting init lamang. Ikalawa, ihiwalay ang mga pantalon, palda, polo, kamiseta, blusa at iba pang damit. Ikatlo, ihanda ang mga kagamitang gagamitin. Ikaapat, magplantsa sa lugar na walang makakaabala at siguraduhin na wasto ang gagamiting mga saksakan. Ikalima, maging maingat sa paggamit ng mainit na plantsa. Siguraduhin laging ligtas habang gumagawa. Narito ang hakbang sa pamamalantya ng blusa o polo. Una, wisikan ng malinis na tubig bago plantsahin. Ikalawa, unahing plantsahin ang tutop o dugtungan, isunod ang kwelyo at manggas. Ikatlo, plantsahin ang bahagi ng balikat sa likuran patungo sa harapan. Ikaapat, isunod ang harapang bahagi mula sa botones. Paikot sa likurang bahagi ng blusa o polo. Ikalima, plantsahin ang laylayan ng polo o blusa. At panghuli, ihanger ng maayos at isara ang botones sa bahagi ng leeg. Halina mga bata, inyong panoorin ang pamamalantya ng blusa o polo. Nang sa gayon, kapag kayo ay nagplantsa ng inyong blusa o polo, alam na ninyo kung paano ito gagawin.
Para sa inyong gawain, kumuha ng blusa o polo na inyong paplansyahin. Sa tulong ng nakatatanda, bigyang halaga ang iyong natapos na pamamalansya ng blusa o polo gamit ang rubrics. Sa loob ng 20 segundo, isaayos ang mga hakbang sa pamamalansya ng blusa o polo ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang puwang sapat lang.